araw po sa lahat at sa iyo, Ate Mian. Nais ko pong ibahagi ang mala roller coaster kong buhay pampamilya. Ako po si Rina, 43 years old, isang OFW sa Kuwait. Noong dalaga po ako, ay marami ang naniligaw sa akin. Isa po akong sidewalk vendor noon. Hanggang sa naisipan ko pong magtrabaho sa isang pabrika at doon ko nakilala ang nagpatibok ng aking puso. Mabulaklak na pananalita at magandang larawan ang kaya niyang iguhit. Kaya in short, naging asawa ko siya. Nagkaroon kami ng tatlong anak at hindi nawawalan sa buhay mag-asawa ang pag-aaway. Dahil parte ito ng buhay at dahil sa laging nagkakaroon ng babae ang aking asawa. Pinapatawad ko siya palagi dahil mahal ko siya. Hindi lang naman lungkot ang naranasan ko sa kanya dahil masaya naman kaming nagbabanding buong pamilya. Dahil namamasyal kami sa iba't ibang lugar ng buo at kami lamang. Isa akong may bahay at nagkaroon naman ng maayos na trabaho ang aking asawa. Kaya nasusuportahan niya ang aming pangangailangan. Ang hilig ko gawin ay manood ng telenovela after ng aking gawain sa bahay. Or minsan, nakikinig kay Papa Jack. Sa kabila ng pagiging buo ng aming pamilya at masaya kami, dumating ang araw ng aking kinatatakutan. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa ikinikilos ng aking asawa. Dahil nakalimutan niya ang aming anniversary. At kahit Pasko ay may pasok daw siya. Dahil sa aking kutob ay nagmanman ako. Ako na parang detective at doon ko na pag-alaman na may babae pala ang aking asawa. May kakilala kami na nakakakilala sa aking asawa at nagsabi na may karelasyon ang aking asawa sa kanilang lugar. Nakita ko rin sa FB ang babae na may lalaki siyang pinupost na anniversary nila na may flowers and chocolate. Pero ang lalaki ay may takip sa mukha. Pero kahit takpan ko, kahit takpan mo pa ang kanyang mukha, ay alam ko na siya ang asawa ko. Ang sakit nang malaman ko yon dahil napag-alaman ko na 2 years na pala silang nagli-live-in. Durog na durog ang puso ko, Ate Mian. Sa galit ay sinugod ko sila sa kanilang bahay. Ngunit sinaraduhan nila ako. Wala akong takot na sumugod kahit alam kong pwedeng may mangyari sa akin ng masama. Dahil nasa lugar ako ng kabit niya at nandun din ang mga kamag-anak ng kabit niya. After kong sumugod ay hindi na umuwi ang aking asawa. Doon pa lang alam mo nang pinili siya ng asawa ko. Sobrang sakit at lumong-lumo akong umuwi ng bahay at iniyan. Araw-araw akong umiiyak, hindi ako makakain at makatulog. Hindi ko din maasikaso ang aking mga anak. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lamang ako na may kamag-anak ng kabit ng asawa ko ang pumunta sa aming bahay.
at pinagbantaan ako na tigilan ko ang asawa ko at ang kabit niya. Halo-halo ang nararamdaman ko ng oras na yun. Takot at galit. Hindi na nga tuluyang umuwi ang aking asawa. Dinaan ko na lamang sa iyak at post sa FB ang aking galit. Dinamayan ako ng aking pamilya at mga kaibigan sa aking nararamdaman. Dumating ang araw at nabalitaan ko na nasa hospital daw ang aking asawa dahil dumugo ang ilong at may pumutok daw na ugat. Kaya dali-dali akong pumunta sa ospital para bantayan ang asawa ko dahil ako pa rin ang ligal. Pero nandun din pala ang kabit. Hindi ko akalain ang mga nangyayari sa telenovela ay mararamdaman at mararanasan ko din. Nandun ako sa ospital para magbantay pero parang ako ang kabit. Sinisipa ako ng asawa ko dahil pinakulam ko daw siya. Ang sakit nun. Pumunta ako dahil mahal ko siya at handa akong alagaan siya. Pero mas pinili pa niya ang kabit niya at sinisipa ako sa pangyayari. Sobrang dinaramdam ko yun at tinian. Kahit ganun ang pakikitungo nila sa akin, ay araw-araw pa rin akong pumupunta sa ospital. At binabantayan ko siya. After gumaling ng aking asawa, ay umuwi pa rin siya sa kanyang kabit. Sobrang nasaktan ako dahil pinili niya ang kanyang kabit kaysa sa aming pamilya. Sa sobrang lungkot ko ay naisipan ko na lamang maging OFW para matugunan ang pangailangan ng aming pamilya. 4 na taon na po akong OFW. Mahal ko ba din siya, pero sa tuwing naalala ko ang mga pangyayari, ay sobrang nasasaktan pa rin ako. Alam kong lahat naman ng bagay na nangyayari sa mundo ay may dahilan. Naniniwala ako na mahal ako ng Diyos, kasama ang aking pamilya at mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po at Mian, nagmamahal Rian ng Caloocan City. Ayan, isa na namang entry, ang ating first entry for the month of March. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang ating first entry sa letter sender ng Dear Ate Mian, mag-comment lang at mag-like. Ayan, congratulations in advance sa mga mananalo. Good luck to all. Have a nice day. I would like to shout out all my tambayers. Andapitan, Ashdan TV, Ariel Corellia, Regan Renews. Pangga or Kachorba Vlogs, Mamang Tobero, Prinster Kalian Channel, Dakil King Vlogs, sino pa ba? Nakalimutan ko yung iba. Karen Suko, Mary Jane Tabornal, Araceli Ibasco, Marites Gasita TV, hello hello sa inyo at sa aking mga team, Ancharot members, Nini Kanani, Rosilus Reyes, JP 2020, ako si RC, sino pa ba? Marilyn, Arlene Ramizaris, Bragaes, sino pa? At sa lahat ng aking mga supporters dyan, salamat sa inyong lahat. God bless.